Magandang araw mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayang ating buhay pananalangin? O nakakapanalangin pa po kaya tayo? O baka po ang amen natin ay pagkagising na? Sa atin pong devotion this morning ay matatagpuan sa Lucas 6 verse 12 na ang sabi, "Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Bagaman si Jesus ay Diyos, siya ay nagbigay ng halimbawang dapat nating tularan. Siya ay lumapit pa din sa kanyang ama na nasa langit." At ito po ay bago niya piliin ang kanyang mga magiging disipulo. Ito po ay nagpapakita na kailangan niya ang paggabay ng ama sa kanyang gagawin. Pinapakita lamang niya dito na importante ang pananalangin. Ito ay pagpapakita ng pag-surrender natin sa ama ng ating mga gagawing hakbang. Samantalang siya ay Diyos ay kinailangan niya ito. Paano pa po kaya tayo mga tao lamang? Nalimitado ang kakayahan, walang kapangyarihan, at may katapusan o hangganan ng buhay. Pero kung tatanungin po kaya tayo, gaano po kaya yung oras na inilalaan natin upang manalangin? O nananalangin pa po kaya tayo? O kapag kumakain na lang? O kapag sobrang hirap na ng sitwasyon? Nawa ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus ay maging hamon sa atin upang manalangin, upang lumapit sa ating ama at upang humingi ng gabay sa lahat ng ating gagawing desisyon sa ating buhay. Kaya tayo inananalangin ay dahil hindi po natin kaya sa sarili lang nating kakayahan. Pero minsan po nakakalungkot isipin ang katotohanan na tayo ay lumalapit lamang sa ating Panginoon kapag matindi na ang ating pinagdadaanan. Nawa po ay lumapit tayo sa trono ng awa ng ating amang nasa langit. Hindi lamang sa panahon ng sobrang hirap ng sitwasyon, kundi sa bawat araw po. Sa bawat araw po ay makipagniig tayo sa ating Panginoon. Nawa ay maging lifestyle natin ang pananalangin kung paano kinaya ni Jesus ang manalangin magdamag. Ay tayo man ay magbigay ng effort na manalangin at magbigay ng panahon sa ating Panginoon. Saan po ba natin inilalaan ang ating mga oras? Maaring sa social media, sa TV o anuman pong ating pinaghahabalahan. Nawa po ay kung paanong nagbibigay tayo ng panahon sa mga bagay na ito, ay ganun din yung panahon ay bigay din natin sa pananalangin at pakikipag-usap natin sa ating amang nasa langit. Nawa po mga kapatid ay maging hamon sa bawat isa ang halimbawang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Magbigay tayo ng panahon sa ating ama at idulog natin sa kanya ang lahat ng bagay na ninanais ng ating puso. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa.